Ayan, ang laki pala ng ulo, guys. So, tinanggal ko na yung ulo. Ganyan ang ginawa ko, guys. So, ito ang ginawin natin. Miso. Tapos ito ilagay natin sa freezer, guys. Kasi makakain pa natin. Yan, oh. Tingnan natin ang ulo, guys. So, hinati na yung ating ulo. Tinanggal natin. So, di ba? Marami siyang laman. So, isang ulo. Apat ang laman. Kasi, ang dami pang laman, guys, oh. Tapos yung belly, guys. Yan. Yan. Strip na siya. Tinanggalan ko lang. Ito may mga buto-buto pa. Pero ako kakain yan. Ayan, oh. Mahaba-haba pa siya. Oh, di ba? So, yan lang karaming karne. Ito, mga ilang ilang araw, ilang ko pa maubos to, guys. So, ito ang magiging tanghalian namin. May pasok si nanay, guys. So, let's... So, guys, ready na ingredients natin. Mayroon tayong garlic o bawang, sibuyas, sa kamatis. Mayroon tayong miso paste or soybean paste. So, mayroon ako... Ito na yung... Ano, guys? Yung salmon natin, yung ulo, saka yung belly niya. Malinis na yan, guys. Ready to cook na. At ito, may gulay tayo dito, guys. Pak choy, opichay, Chinese leaves. Ito yung parang sweet siya na ano. So, lagyan natin yung... Ito maganda rin ito, guys, sa nilaga. Nilagang baka na buto-buto. Yan, masarap yun, guys. So, mayroon tayong gabi. So, nagtaka kayo bakit may gabi siya kung sinigang sa miso. Kasi ito yung magpapalapot, guys. Ito yung version ko, guys. So, hindi tayo gagamit ngayon ng patis. Gagamit tayo ng table salt. So, anyway, guys, ready ang pot natin. Ito yung pot natin. Painitin na natin para magluluto na tayo, guys. Lagyan natin ng olive oil. Olive oil ang ginagamit namin, guys. So, ito yung ginagamit namin, guys. Extra virgin olive oil para sa pang ano. Para healthy siya, guys. So, magpapainit tayo ng oil. Kunting-kunti lang. Yan. Pero kahit na marami ang malagay mo, guys, healthy oil yan eh. Hindi siya yung tipong high on cholesterol na oil. So, pag olive oil, medyo may kamahala siya compared dun sa ordinary oil siya. So, prefer namin yan. Pag nagpa-fry naman kami ng ibang product, like chips or chicken, sunflower ginagamit namin, guys, na oil. So, olive oil ang ginagamit natin. Hintayin natin initin, guys. Yan. Tapos, ilalagay na natin kagad itong bawang. So, guys, mainit na ata ang mantika. Yan, mainit na. Huwag mong ilapat yung kamay mo, guys, ha? Mapapasok ka. So, ilagay na natin yung garlic natin, guys. Ito. Tapos, haluin natin. Dandahanin mo lang, guys, para hindi siya masusunog din. Halu-haluin mo. At saka, tama lang din na dandahanin mo para yung flavor niya talaga manunuot mamaya sa salmon natin. Ayan. Pa-brown lang natin ko. Hindi brown na brown. Yan tama lang. So ito okay na, guys. Yan ganyan. Ilagay na natin yung ito. Mamaya-maya i-mix yung heat natin. Tapos haluin natin, guys. Diba? So, sarap ng amoy talaga ng ano. Ng bawang at saka sibuyas, guys. Pag naghalo sila. So masyadong mainit yung ano ko, guys. Yung medium lang natin. Kasi baka masusunog. Yung medium heat lang natin siya, guys. Alam mo bakit siya mabilis na luto kaagad, guys, yung bawang at saka sibuyas. Kasi kinainit talaga natin yung mantika ng maayos. Hindi siya yung pilit na mainit lang. Kasi pag malamig pa yung mantika, hindi siya na ano, hindi naluluto, hindi na nagba-brown yung garlic. Ayan, guys. Ang next na natin lagay, okay na yung sibuyas, guys. So, haluin natin para maluto ng maayos yung sibuyas. Para nakasauté siya ng maayos. Hindi siya yung hilaw pa. Tapos ilagay mo yung ibang ingredients. Ayan, haluin-haluin lang. Naka-medium heat na to, guys, ha. Kasi mainit na yung pan. So, ang ginamit ko, guys, yung casserole namin. Kasi yung, ano namin, maliit, to. Yung pan. So, ito na lang. Tapos ngayon, guys, okay na yung garlic. Yung garlic saka onion. Lagay na natin ang favorito ko. Kamatis. So, haluin na rin natin, guys. Yan. Yan. Haluin lang natin hanggang sa mag-produce na yung kamatis ng sarili niyang ano. So, i-up natin kunti yung stove natin ng kunting-kunti lang. Above lang sa medium heat niya. Tapos pag nahalo na siya, guys, lagyan natin ng takip.
para kunting magmamash na yung ano, yung kamatis natin. Silagay natin yung takip, guys. Ito, nakatakip na. So hintayin natin siya. So magka-cloudy yan yan, guys, yung ano niya, yung takip. Ayan, nag-umpisa na siya mag-cloud. Hintayin natin. E, medium heat na natin, guys. Dandahanin na natin pihit. So, hintayin lang natin. Tapos buksan natin kaagad. Stir natin ulit. Tapos lagay na natin yung miso paste. Ang tawag sa English ng miso pala is soybean paste. Siya, guys, nagka-cloud na yung ano niya. Diba? Nag-steam na. So tanggalin natin. Baka masunog yung ano natin, guys. So, tama lang, di ba? Tanggalin natin takip. Clouding, cloudy siya, guys. Stir natin. Ooh. So makikita mo yung kamatis, guys, para siyang nagmamash na. Yan ang pinakamaganda. Ano. Kunti pa. Tapos lagay na natin yung paste natin, guys. So kagaya, again, sinabi ko, guys, hindi ako gamit ng patis kasi masyadong malas sa mga bata. Table salt lang ginagamit ko. At saka day na dali, guys, mayroon naman tayong salmon. So maglalasa na siyang fishy. Diba? Tapos hinahanan naman natin yung fire natin, guys. So okay na yung kamatis, lagay na natin yung paste natin, guys. Okay? So ito yung paste natin, guys. So iba ito, so, depende kung gaano karami ilagay mo, guys. Pero sa akin, tama na sa akin yan. Tapos haluin natin. So iba-iba yung version ng pagkagawa, guys. At the end of the day, hindi ako professional chef. Isa lang akong tatay na 7 anak, may asawang mapagmahal, at mababait na mga anak. Stressful mo siya, pero okay lang. Haluin pa natin konti, guys. Tapos lagyan na natin mamaya-maya ng tubig. So, para mag-ano siya, mag-paste. Yan. Tapos lagyan na natin ang tubig. Guys, konti lang muna, tapos haluin natin. Oh wow, nakikita mo na agad, guys. Tas-tasa natin konti, guys, yung apoy natin, above medium lang. Haluin natin yung paste, guys. Wow, nagutom na kaagad ako, ha. Dagdagan pa natin ng kunting tubig pa, guys. Haluin natin, tapos takpan natin, guys. Pakuluin natin kunti, guys. Yeah. Yan. Takpan na natin, guys. Pakuluin lang natin. So, comment below, guys, kung anong style ng pagluluto nyo pag pagsusutay nyo ng sinigang miso na no, salmon. So pakuloy mo siya dyan ng 2-3 minutes. So 30 minutes ano na siya. Yan, haluin natin. Pag nakita natin yung kamatis, guys, parang gutay-gutay na siya, ibig sabihin pwede na siya, guys. Yan. Oh, ah, makita mo, guys. So lagyan pa natin ng kunting tubig kasi parang masyadong malapot siya, guys. Yan. Malapot yung ano dapat. Hindi masyadong maapot na, hindi masyadong malapot siya. So guys, hindi ko lagyan ng sili kasi mga bata lang siya. Hindi mahilig yung, ano, yung mga bata ng sili, baka hindi nila kakainin. So ilagay, kumulo na, guys. So haluin natin siya kunti. Pag nakita mo yung ano, yung kamatis, so gutay na siya, guys. So tapos ang gawin natin, guys, ilagay muna natin yung ano, itong isda. Ano, lagay muna natin itong version ko to, guys, ha. Nilagyan ko ng gabi. Comment below kung pansin nyo rin na may gabi siya. Ilagay natin yung gabi, guys. Yan. So, pakuloy natin saglit ulit. Tapos, ilagay natin yung ito, salmon. Tapos, lagay na natin yung mga gulay mamaya-maya. Tapos, lagay natin ng sinigang mix. Walang sinigang mix, guys. Ito lang nakikita ang ano doon sa tindahan. Yung pang-miso talaga wala. So, medyo kulang, pero pwede na yan. Mapakinabangan na siya. Kunti ilagay lang natin, guys. Masyadong maasim na maasim para na. Guys, kumulo na. Ilagay na natin ang salmon natin. Sarap-sarap. Tignan kaagad, guys. Di ba?
So guys, yan lagay na natin. So lagyan na natin ng table salt, guys. So yung iba, bago ilagay yung isda, nilagay na nila yung patis. Ano, ako nilagay ko sa ito, guys. Kunti lang, guys. Sa table salt ang ginagamit ko, guys. Hindi ako gumagamit ng patis. Ayun na mga bata. Oh, masyadong maalat kasi ang patis, guys. So mayroon namang ano na eh, mayroon ng salmon. So okay na yung lasa niya. So dandahanin mo lang, guys. Isummerge mo lang yung salmon. Tapos takpan natin. Pag inikot mo konti, guys, dandahan lang para umano yung asin rin yung table salt. Tapos pakuloyin na natin, takpan natin. So maya ilagay natin gulay. Tapos ready na siya. Ang takpan natin, guys. Yan. Ito na lang, guys, about to boil na, guys. Ilagay na natin yung gulay natin. Di ba? Tapos ito yung Chinese leaves. Ilagay mo sa ibabaw. Tapos takpan natin. So mamaya ilagay na natin yung sinigang mix para may kunting asim siya. Submerge lang natin, guys. Yeah. Dandahanin lang natin kasi yung karne. Ay, karne. Yung isda, karne. Yan, takpan natin. Hintan natin kumulo. Kasi liliit na yung ano. Masaloy natin mamaya. And guys, kumukulo na. Halo na natin. Dandahanin na natin. I-submerge ang mga gulay. Tapos lagyan na natin ng sinigang mix para may kunting asim na siya, guys. So iba-ibang version kagaya ng sinabi ko sa umpisa. Nasa inyo, guys, kung anong klaseng version nyo. First time ko magluto ng sinigang sa miso. Yan. Ni-research ko lang kung paano gawin. Tapos lagyan na natin ng mix, guys. Kunting mix lang na para mag-asim siya. Yan, guys. Oh! Dapat-dapat yung ano ko. Kunting asim lang, guys, ha, masyadong marami kasi mga bata kasi yan eh. Hindi masyadong ano. Tikman muna natin kung tama lang yung asim. Wala yung tripod ko, guys. Hindi ko mahanap yung tripod ko, so nawala yung pati ng isang tripod. So ang gawin natin, hinahawakan ko lang yung ano ko, camera ko. Ay, lumulutang na yung ano, guys. So lumulutang na yung salmon. So yan. Pagkasarap-sarap na agad. Sa itsura pa lang, guys, ha, ang sarap na niya tingnan. How about to, pag tinikpan mo na siya. Tanan na natin kasi para hindi malamog yung karne ka ayon isda. Bakit na sinasabi ko laging karne? So yan, guys, kumukulo na. Oh. Sarap na sarap na siya, guys. So ready na siya. Kakain na kami, guys. Dapat yung gulay mo, guys, hindi siya overcooked. Tama lang siya para pag ginain mo na siya, tama lang yung pagkaluto ng mga gulay. Hindi siya lutong-luto. Yan. Diba? Sarap-sarap kumukulo-kulo, guys. So, tama lang yung asin, tama lang yung alat niya. Hindi ko nilagyan ng sili, hindi kami gumamit ng patis. Kundi, ano siya, table salt lang. Ito ang ginamit lang, guys. Table salt! Kain na tayo, guys.